ng mga otoridad ng ilang tindahan sa Matanao, Davao del Sur na gumagawa at nagbebenta ng pekeng brand ng pantalon. Nasabat naman sa Davao City ang kahon-kahong imported tuna products na napag-alamang kontaminado ng bakterya na masama sa kalusugan. Makibalita tayo kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Kinumpis ka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Davao City Health Office at City Agriculture Office ang 56 na kahon ng Korean tuna products sa Barangay Tibungco, Davao City. Napag-alaman ng mga otoridad na kontaminado ng iba't ibang uri ng bakterya ang 900 kilo ng tuna products. Bawal na itong ibenta dahil mapanganib sa kalusugan ng tao. Some of the batches, hindi naman lahat kasi malaking shipment yan. Merong mga batches na hindi makapasa sa standards natin. So yun ang kinukuha namin. Wala namang nagawa o may-ari ng mga produkto kundi sumunod sa regulasyon. Inilibing sa isang dump site ang mga produkto. Sinugod naman ang National Bureau of Investigation ang mga tindahan at patahian ng pantalon sa Matanao, Davao del Sur. Ayon sa NBI, ilegal na gumagamit ang mga mananahi ng mga logo ng ilang kilalang brands. Mas mababa ang benta sa mga ito kaysa sa mga original na produkto. I just received the information that all areas yielded positive results. Ito naman, we are conducting these operations on the request of the owners of Ground Zero Shorts. Apat na patahian at tindahan ang sasampa ng reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Nakakuha ni bawal niya pagkauman ni may nag-deliver anak po. Soon na sila. Kinumpis ka ng NBI ang mga makinang pantahi, mga ibinibentang pantalon at iba pang gamit sa mga ni-raid na tindahan. Tech Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.